Hola Marias, welcome back to my channel. Today, as you can see, it's another mukbang session with my brother Vince, and we are going to do the battle of luncheon meat. So nandito, nakabaliktad pa tong isa. Nandito yung iba't ibang brand ng luncheon meat na itetesting natin. And if you wanna know kung ano yung mas nagustuhan namin, then please keep on watching. Maria, Maria. So ngayon, titikman na natin isa-isa. Ihuhuli natin yung spam. Kasi alam naman natin, yan yung pinakamaalat. So ayaw natin na maapektuhan yung lasa nung iba. So iba't iba rin yung presyo ng mga dilatang to. So luncheon meat, halos lahat naman ng Filipino familiar sa luncheon meat. Ito yung napakadali at napakadalas nating lutuin kapag wala talaga tayong maisip na ulam or simply because favorite nyo talaga yung luncheon meat. So, lahat sila niluto sa air fryer. So, ito yung itsura nila. Papakita ko sa inyo. Ito yung, nakalimutan ko yung pangalan nito. Ito yung isa pang Korean brand ng luncheon meat bukod sa Lotte. Hanchon ba yun? Parang ganun. Insert ko na lang yung name niya. Ito yung itsura niya after maluto. Ayan. So, firm na firm din naman siya and buong-buo naman yung pagkaka process ng meat niya. So, ito yung ating number one contender. And, ito yung prem. Nabibili siya sa SNR or sa iba pang department store or grocery store, I mean. Ito yung itsura niya. And, ito yung meat niya. So, medyo mas lighter siya compared dun sa hancho niya tayo. Again, insert ko na lang kung ano siya. Yung isang Korean na luncheon meat. And then, ito yung Lotte. Ito yung isa pa sa sikat. Lotte luncheon meat. Ayan yung itsura niya. And then, of course, lastly, ang pinakamahal at pinakasikat ay ang spam. Alright, so lahat sila niluto ng 10 minutes sa air fryer. So, ngayon susubukan natin kung ano yung mas masarap. Depende sa lasa, sa firmness, syempre sa presyo, and kung ano yung mas masarap sa kanin at saka sa tinapay. So, simulan na natin. Okay guys, so sisimulan natin dito sa Korean luncheon meat. So simulan na natin. So as you can see, firm naman siya. Pwede ko naman siyang hawakan. Naghugas naman ako ng kamay. So ayun, firm na firm talaga siya. And medyo mas mapula siya compared sa prem. Sa kanilang lahat, parang ito yata yung mas... Yes, sa kanilang lahat, ito yung mas parang... mapula yung itsura. So, ikaw muna, kagat, hindi ako pwedeng kumagat. Try ko. Mamantika, so juicy. Hindi naman siya sobrang juicy, pero hindi rin siya sobrang dry. Ito ako sa side na to sa kabila siya. Okay naman. Sakto lang yung lasa niya kung hindi ka masyadong familiar sa luncheon meat. Okay na siya sa'yo. Parang more of meatloaf, no? Hindi. Parang halo. Parang ano to? Parang in between meatloaf and luncheon meat. Parang ganun. Hmm. Parang ganun yung lasa nitong isang to. Pero syempre, mas juicy siya sa meatloaf. Mm-mm. Mas masarap sa meatloaf, pero... sakto lang siya when it comes to sa mga luncheon meat. So, okay lang yung lasa nito para sa akin. Yung alat. Sakto lang. Sakto lang din. Sakto lang. Tamang-tama lang yung alat niya. Hindi siya maalat at all. Sakto lang siya. Siguro kung may kanin, parang mas gusto mo may ketchup kasama kasi. Mm. Medyo dry ng konti. Medyo nga. Lalo nung binuksan ko, tinaktak ko. Konti lang yung ano niya, juicy. Yung parang yung oil. Yung sabaw na mismo sa loob na lata.
Konti lang. Samay mo siya. So, nung binuksan mo siya, hindi siya masyadong juicy. Tama ba? Hmm. Okay. So, move on tayo dito sa prem. Ito yung itsura ng prem. Sana pala binidyon ko yung pagbubukas ko. Oo. Ito, jelly. Iwasan mo. Medyo pag ginawa ito parang naman, madudurog. Sobrang lambot niya. Parang madudurog talaga siya. Hindi sa jelly. Mas jelly wiggly nga ito. Tapos mas maputla siya kumpara dito. Kita nyo naman yung difference ng juicy. Kulay niya. Hindi siya juicy. Hmm. Nung binuksan ko wala talaga. Ah, wala siya masyadong extra juice dito. Pahirapan para sa... Para siyang... ano ba yun? Matanggal sa lata. Ah, mahirap matanggal. Ah, wala siyang extra na parang grease. Mm, sobrang lambot. Mas masarap na. Parang malapit na to sa ham. Hindi. Yung pear shape na ham. Yung gano'n yung oblong. Hindi yung ham na bilog. Yung square ham. Hindi nga. Pear shape. Yung oblong. Kaya nga pear shape eh. Oblong na ham. Babalog na. Mmm. Kaya pala di juicy. Mmm. Nasa loob yung juice niya. Oh. Ang sarap na to. Malapit talaga siya sa ano, sa pear-shaped ham. Mmm. Yun nga lang, medyo madali siyang madurog. So, pag hinati mo siguro siya, dahan-dahan. Kasi hindi naman yung difference nila, oh. Mapapakanin ka sa prem. Ito, pwedeng palaman. Medyo dry. Sa pero pang-design. Masarap pa din naman. Mapapakanin sa prem. Pero kung hindi ka choosy, okay na to. Kasi medyo yung unang kagat, yung sa dulo ng dila, may alat. Oo, pero mga 1 to 10 yung alat nito, mga 7.5 or 8 lang, sakto lang. Yung first taste is after taste pag nalunok na yung prem. Mm. So, Korean tapos, ano ba tong prem? Philippine brand ba to? Or ano, hindi ko alam ha, wait lang. Ah, US din pala to. US din siya. And ang salt level nito ay... walang nakalagay. Insert ko na lang dyan kung ano yung mare-research ko na salt level nila. Ito Korean, ito US. Back tayo sa Korean. Ito yung lote. Famous na famous to sa mga kimbap, bimbimbap. Anong tawag dun? Parang luncheon meat kimbap. Ayan, lote. Ito yung itsura niya. Ito tama lang yung kulay niya. Hindi mapula, hindi maputla. And tingnan natin yung firmness niya. Ah, parang pareho lang sila nito, yung parehong Korean. Hindi sila masyadong jiggly. Medyo firm siya. Medyo firm siya. Oh, madali siyang hawakan, hindi parang fragile. So, tikman na natin. Medyo ka-texture siya nito. Parang texture ng hotdog. Yung mga yung sausage. Medyo dry. May hawig siya ng hotdog, di ko lang masabi. Ano, yung texture niya parang sausage, frankfurter, or hotdog. Parang ganun yung texture. Yung aftertaste hotdog lasa ko. Okay naman siya. Alat. Parang 6 nga lang yung alat niya eh. Parang... sakto lang. Low... parang low sodium yung dating. Low sodium lang. Mm-mm. Kumpara mo kay Prem na talagang malasang malasa. Medyo firm siya. Ayun o. Wala masyadong umaapaw na juice. Again, lahat sila sabay-sabay niluto 10 minutes sa air fryer. Kasi syempre, madami yun doon. So, kailangan medyo matagal ng konti. So, dito na tayo sa main event. Spam, of course. Kilala nyo na naman si Kumaring Spam. And, ito yung itsura niya. Ito yung pinakamagrasa sa lahat. Mag-grease. Pagbukas pa lang. Diyos ko. Ang dami ng mantika. And, sakto lang din yung kulay niya. Pero, hindi siya jelly na fragile kagaya ni Prem. Firm din siya. Pero, tigman na natin. Yun niya. Maalat talaga. Ay, well.
Pinakamasarap sa apat. Pinakamasarap pero pinakamaalat. Hindi may mahilig sa spam. Kung kilalang kilala tong yung alat. Mm-mm. Kung favorite nyo to, ito yung matipid na ulam na worth 195 pesos talaga kasi titipirin mo dahil ang lakas nitong kumain ng kanin. Parang ako may lip gloss dahil dito. Medyo juicy din siya. Pero para sa akin, mas juicy si ano. Siyempre, mas juicy. Isa pero juicy din to ah. Pero ang alat talaga nito, feeling ko yung saltiness nito, 9.5 out of 10. Ano kayo yung saltiness? Sojum. Ano yung sojum? 560 mg. Milligrams. So, per serving or per ano, per 1,000 mg. So, medyo maalat talaga to. Well, packaging wise, syempre si Spam, kompleto siya ng details kasi ito, Korean, so i-research pa natin. Ito din, si Premo, wala naman siyang ano, breakdown kung gaano kadami yung salt. And of course, Korean. Ang napansin ko lang sa packaging, pare-pareho naman silang disuse, di ba? Pero ito kasi, kapag hindi mo naubos, pwede mo balik dito, may takip. Si Prem tsaka si Spam, wale. So, kailangan mo talaga kumuha ng container, tapos ilagay mo sila. Ito, reusable. Pwede mo pa nga siyang hanggang pinakadulong-dulong may natira. Pwede mo pa siyang ibalik, lagay mo sa ref, di ba? So, ngayon, natapos na tayo sa taste test. Sa rating naman tayo. So, sa pinaka mura, ito yung pinaka mura. 95 pesos yata to. Ito is 115 or 120. This one is 150. And this one is 185. So, presyo, ito ang pinaka mura. Pero, I think kung magdadagdag ka na rin lang ng konti, which is hindi konti kasi ito is 150 pesos. Kung nagtitipid ka for less than 100 pesos, dito ka kay Lotte, mas gusto ko to kaysa dito, ikaw? Sa dalawa? Sa below 100 pesos, mga 120, 95 tsaka 125 to. Pusok sa budget? Dito, abang pan na ito? Lotte. Lotte. Dito. Lotte. Mas okay to. Pero kung budgetarian ka, dito ka sa 95 pesos. Kasi, okay naman din to. Yun nga lang, parang kulang. Bitin yung lasa. Pero kung mga panglahok-lahok mo lang, halimbawa, lalagay mo sa hot cake or isasama mo siya sa tinapay. Tapos yung ililayer mo yung sandwich na may palaman, may lettuce, kanyan. Okay na to kasi hindi naman kailangan mag-overpower. Kung uulamin mo, mas okay sa akin to si Lotte. Ngayon, ipat mo nga pagtabihin mo si Spam at si Prem. Feeling ko silang dalawa talaga yung magkalaban dito eh. So, sa lasa, sa linamnam at sarap, sino mas gusto mo sa kanilang dalawa? Parehas. Sa lasa, pareho talaga silang masarap eh. Testing, isa pa nga. Yun o, ang kapas talaga ni Prem. Juicy. Mas juicy si Prem kaysa kay Spam. Pero maalat talaga to para sa akin eh. Pero yung texture niya pagka magkaiba. Oo, magkaiba. Ito parang fragile na parang hinimay-himay na karneng pinagdikit-dikit talaga. Ito talagang intact talaga siya. So mas madali itong gamitin. First slicing. Ito, medyo mahirap ng konti kasi madudurog. Labas ko na paghawak ko, parang madudurog, sobrang lambot. Sobrang lambot. So, kaya nga parang may pagkaham na talaga siya. Yung texture niya, no? Actually, may kanin kami dito eh. So, para tiebreaker, tikman natin kung sino yung mas masarap sa kanin. Tikman natin ah. Ikaw. Pagkaiba.
maala talaga sa akin yung spam. Parang isang kagat mo nito, dalawang kanin. Kailangan. Mapapalak lang kumain dito sa spam. Pang ulam, natipid sa ulam, maraming kanin kakainin mo, spam ka. Ito, pwede siya talaga na kahit papak, kahit sandwich, or ham and cheese. Mas okay talaga to sa akin. Siguro nasa edad ko din yun na hindi na ako mahilig sa maalat. So, sino ang nagwagi? Spam or prem? Para sa presyo, texture at lasa, nasa 30 to 50 pesos ang difference nila. Depende kung saan kayo bibili. Kung online reseller, grocery store, or convenience store, mas mura talaga si prem kesa kay spam. And ako personally, yung texture niya, juicy, mas tender, and yung lasa niya sakto lang, naglalaro lang siya sa 8 out of 10, especially the saltiness. Si prem ang number 1 sa akin. Ikaw? Spam. Spam pa rin. So, bakit spam? Gusto mo yung maalat? Gusto yung sakto. Alat. Sakto sa'yo yung alat. Malakas na. Matipid kasi sa ulam. So, para sa kanya, spam ang nanalo. Para sa akin, si prem ang nanalo. So, I would highly suggest you check out prem kasi talagang napakalaking contender niya kaysa kay compared kay spam. Kung nakasanayin niya si spam. Pares lang naman silang dalawa. Alat lang pagkaiba. Mas malasa lang talaga to. So, kung gagamitin niyo siya yung mga spam sisig, magagamitin niyo siya ng mga yung, ano ba yung mga ginagamit dito? Dalagin niyo nga doon sa kimbap, parang kimbap. Mas maganda to kasi hindi siya madaling maturog. Yung ito, sa mga, ano ba yung pang side dish ng sangyup? Oo, kasi ito, madali siyang madurog. Pero kung talagang ulamin niyo lang siya or regular, pwedeng-pwede naman din to. Yung lasa niya, para sa mga medyo hindi mahilig sa maalat, prem is the way to go. So, let's cheers for our last bite. Ay, thumbnail. So, that's it for today's video. For me, prem ang nanalo. For him, spam ang nanalo. So, it really varies your taste buds. And pagdating din sa mga Korean luncheon meat, lotte is better than hensong dito sa isang to. So, mas mura to, pero mas okay si lotte. So, for me, ranking 3rd, 2nd, and 1st. Ikaw, anong ranking mo? Sa 4? Top 3. Top 3 D, 3rd, 2nd, 1st. Yan. So, that's it for today's video. Ilalagay ko na lang lahat ng details sa description box below. If you wanna know yung Sojum content and yung price nila and kung saan ko sila nabili, then just go to the description box and the link below. So, thank you so much for watching. I hope natuwa kayo at nag-enjoy kayo sa mukbang na ito. And if you are able to try any of them, just leave a comment down below at magchikahan tayo kung ano yung pinaka nagustuhan nyo. So, again, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye! Opa, tikman mo, hulaan mo, alin ng spam. Kagat-kagat lang. Yung ano? Kagatin mo na, kinagat na namin yan eh. Yan. Spam yan agad. Refresh naman lasa. Ano ba yan? Parang ba? Refresh naman. Ano mas masarap? Tatlo. Wala mo, alin ang spam? Ito. Hindi. Hindi ito spam ang spam. Eh, light lang yata yan eh. Hindi. Oh. Tikman mo kung ano ang spam. Kinagat na nga namin yan eh. Yung original na spam? Oo.
Hulaan mo ulit ng spam dyan. Po na. Ito. Very good. Paano mo nasabi? Ewan ko. Nakabisado ko na yung lasa eh. Maalat kaya. Pero tikman mo to. Ano masasabi mo dito sa prem? Mas nagustuhan ko tong prem eh. Hindi masyadong maalat. Maano? Kaso juicy. Maalat kasi ang panlasa mo eh. Juicy. Juicy no? Mm. Sobrang juicy. Parang ham na no? So. Ayan. Ano mas gusto mo sa lahat? Yung original spam, na spam, tsaka yung prem. Alright, so prem and spam ang nanalo. Para kasing yung mga local luncheon meat lang yung dalawang isa, no? Dalawang isa. Yung dalawang luncheon meat. So, spam and prem pa rin ang nanalo.